Kamusta mga tol? Triangle offense yung ginamit ng Gilas laban sa Bahrain mga tol, no? Pero ilang plays? Parang dalawang plays lang ata eh. Ano pa ba yung ibang plays ng triangle na pwedeng gawin ng Gilas? Eh tirahin natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. So diba last time pinakita natin, ayan, yung madalas nila ginamit, yung pinch post, ayan, ayan, ganyan, tingnan nyo, oh. Ipapasa sa kabilang elbow, sabay kakat naman yung nasa ibabaw na ganyan, ayan, madalas nila ginawa yan, diba? So bakit ko alam na triangle yan? O ito, para maniwala kayo sa akin, ang pinch post ng Bulls, ayan, kita nyo, oh, ayan, parehong-pareho, diba? Pareho lang, nasa wing yung bola, tapos kakat sa may free throw, diba? Tapos sasabayan ng cut, pailalim nung nasa ibabaw, parehong-pareho lang talaga eh. Eh paano kunwari kung ipinasa doon sa may free throw tapos ngayon walang pasa sa cutter galing sa ibabaw? Ano mangyayari? Diyan na ngayon papasok itong tatlo na nasa triangle kanina na nag-i-screen na ngayon sa weak side. O yan, yun yung unang iscreenan, di ba? Kung libre yan, titira na syempre yan, libre na eh. Kung hindi naman libre yan, eh meron pang isa pang iniscreenan. Ayan, si Jordan naman, no? Ayun, nakatituloy yung bakal, patay ka dyan! Parang eh, tingnan nyo, yan o, walang pasa sa cutter sa ibabaw, di ba? Tapos, ayan yung unang iniscreenan galing sa triangle. Ayan, libre na eh, kita na yung bakal, titinira na niya, patay ka dyan! Tapos naalala ko, ginawa na pala ng Gilas yan mga tol laban sa Bahrain. Eh, tinan nyo, ayan o, walang pasa, diba? Tapos ayan yung pack out ni Lorna T. Pero hindi in-screen na ni Freddy Aguilar eh mga tol eh, no? Kaya hindi na libre yan eh, oh. Eh, tinan nyo, ayan o, tinulak pa nga ni Alas eh, buti pa si Alas, alam yung play eh, no? O, ito pa yung isa pang variation mga tol ha. Pasa uli sa may free throw, diba? Tapos, screen na naman yung nasa triangle kanina. Ayan, naging staggered window screen na ngayon, ayan o, kita na tuloy yung bakal, patay ka dyan. Pero hindi necessary mga tol na ipasa kagad ha. Madikit yung cut na yan sa post eh. Tinan nyo yan no. Kaya nga pinch post eh. Kaya minsan nagiging screen na yan na ganyan. Tapos tsaka niya nga ipapas na ganyan. Libre tuloy yan. Patay ka dyan. Yan mga tol, yung play na yan, isa talaga yan sa tumatak sa akin dati kasi sobrang obvious eh no. Yung cut galing sa free throw sasabayan ng cut na galing sa ibabaw. Sobrang obvious talaga eh. Tsaka hindi necessary na pailalim palagi yung cut galing sa free throw. Ya, kita nyo oh. Tinigil na niya dyan eh. Dyan na niya tinira eh. Jordan yan eh. Patay ka dyan. So yung Gilas ngayon mga tol no, nasa na sila dyan ngayon? Andun pa lang sila sa first step eh no? Ipapasa doon sa cutter sa free throw tapos ipapasa na galing sa ibabaw yung palagi yung ginagawa nila. Now ito mga tol no, yung iba pang play na related dyan, eto. Kapag nasa wing ngayon yung bola, mag-i-screen na sa weak side, nasa triangle kanina, at minsan nakakakat sila sa ilalim na ganyan, easy two points tuloy yan eh oh. O ayan pa, tingnan nyo yan o, pinasa wing diba? Tapos ayan yung mga cut, pero walang pasa dyan eh o. Nilipat ngayon sa kabilang wing, nabaligtad na ngayon, tingnan nyo o. Andun na ngayon sa kabila yung triangle, habang nasa kanan wing na ngayon yung bola, para binaligtad eh no. So syempre anong gagawin nila? Yung nasa triangle, mag-i-screen na naman yan. Ayan, daming ginawang cut eh o. Nalito na yung depesa, nakakalimutan nila si Rodman. Ayan o, pa-chill-chill lang sa ilalim, easy 2 points tuloy yan. Pero take note mga tol no, kahit hindi ipasa sa wing, kahit dito sa ibabaw, basta ang gagawin na nasa triangle na nasa weak side, mag-i-screenan palagi yan. So si Shaq, tingnan nyo, ayan no, tumambay niya sa ilalim kasi nga, meron kumakat pa ilalim eh oh. Pero meron pa isa pang screener, ayan si Rodman, kita nyo, ayan no, nalibre to si Jordan, eh favorite na niya yan, lista mo na yan. Meron pang iba mga tol ha, kapag nasa wing ang bola, eto, itong cut na to, tingnan nyo oh. Yung cut na yan galing sa weak side, ang alam kong tawag dyan, motion strong. Kasi ginagawa rin ng Spurs dati yan, noong time niya na dunkan eh. O ayan pa, tingnan nyo, ayan o, medyo iba lang ng konti yung pwesto ng bola, diba? Pero yung screen sa may elbow at yung cut doon, parehong-pareho lang talaga eh, oh. Ayun, nice pass, tapos may extra rice pa nga, pal, tuloy yan. Ang gandang play, no? Tapos simple lang eh, no? Maluwag yung ilalim ng depensa kasi nga, galing yung iniscreenan doon sa triangle eh, no? Eh yung triangle na yun, pwedeng umiscreen din yun palabas anytime. So ang tanong natin eh, makikita ba natin yung ganyang play sa Gilas? Kasi mga tol, naalala ko, yung napansin ko doon sa laban nila sa Bahrain, sa weak side palagi nakapwesto si Pasador. So siya dapat yung magbibigay ng screen na ganyan, ha? Tapos ito mga tol, no, nakita natin to eh. Yung pumoste si Justin Brown ng revive sa triangle, tapos kumat pareho, diba? Tapos siya na yung umatake, yan. First step pa lang din yan mga tol, pinaka basic na sa lahat yan eh. So bakit ko nasabing triangle din yung play na yan? O ayan yung Bulls, tingnan nyo oh. Si Jordan yung pumoste, tapos kumat din pareho, diba? Tapos siya na yung umatake, pareho-pareho lang naman, diba? Ginagawa rin talaga ng Bulls yung play na yan kapag wala talaga silang mapasahan sa mga cutters. Pero yan na yung pinaka basic talaga sa play na to eh. Yung isang halos kapareho nito mga tol, ayan yan. Yung papaposta yung si Brownlee tapos dyan na siya aatras. Triangle din yan mga tol. O ano, ayun yung maniwala na triangle yan. O ayun sa Bulls, tingnan nyo o. Pinaposta na si Jordan, siya lang mag-isa ha. Tapos tinirahan niya ng favorite na by the way. Patay ka dyan, o pareho lang diba? Ginagawa ng Bulls yung kadalasan sa best score nila. Siyempre usually si Jordan diba? O kaya kung mayroon miss pa sa ibang players nila. Ang isang variation yan mga tol, eto. Kung mapapansin nyo dyan, no, eto ang triangle, nasa weak side, diba? Mag-isa lang si Jordan dito sa strong side, no? At walang tao sa ilalim, ha? Ang tanong ay bakit walang tao sa ilalim? Eh kasi nga, yung triangle, nag-i-screenan sa weak side. Busy-busy yung depensa doon sa screenan na yun, eh. So kapag biglang nag-backdoor si Jordan na ganyan, wala ngayon nakakatulong sa ilalim.
Ayan, tingnan nyo to, ayan no. Walang ka-idea-idea yung sentro, tingnan nyo oh. Meron na pala nagbabaktor, di man lang nyo napansin no. Kasi nga, busy yung beauty niya dito sa triangle na nag-i-screenan. So yan, ganyang style ng triangle mga tol no. Makikita natin malamang yung sa gilas kay Justin Brown ng Revival. O kaya kung sino man yung best scorer natin na nasa loob. It doesn't matter yung position mga tol ha. Mula point guard hanggang sentro, ginagawa talaga ng Bulls dati yan eh. At ito yung isa pa no, kapag nasa poste ngayon yung bola, yan nako, daming options ito eh. Syempre yan, yan dalawang kumat na yan na galing sa triangle, options pareho pa sa kanyan, di ba? Parang ganyan, tingnan nyo, yan pasa na yan no, nako, napakaraming beses ko nakita dati yan, no, kabataan ko pa. Pero yung madalas talaga napapasahan sa ganyan, pag nasa poste na ganyan, yung ganito, papunta palapit sa nakaposte, tapos na jumper na yan na ganyan. Malamang mga tol, familiar kayo sa play na yan eh, no? Yung screen na ganyan. Eh kasi, hanggang ngayon, ginagawa yan ng Golden State Warriors ang play na yan eh. Eh sino ba yung umiscreen? Tingnan nyo mabuti oh. Eh diba, si Steve Kerr yung umiscreen eh. Sino ba yung si Steve Kerr? Coach ng Warriors yan eh. O di syempre, kaya alam niya yung play na yan. Malabo yung video mga tol ha, pero si Steve Kerr talaga yan, walang dude eh. Payat na point guard na maputi, tapos just yung kalaban nila sa finals dito. O yun na, si Papa Tony Kukoc, 4-3, patay ka dyan! Simple lang yung idea sa play nito mga tol eh. Nakaposte, diba? Saan madali ipasa kapag nakaposte ka? Eh di syempre, doon sa malapit sa poste, diba? Eh di gawin mo, screenan mo, ganun lang kasimple yung idea nito eh. Yung isang variation niyan, ito naman. Ayan yung screen. Kapag alam ng depensa yan, gagawin niyan, tutulong niya sa screenan. Ganyan, tingnan niyo, ayan, sumunod eh, oh. So, yung screen naman ngayon, siya naman yung malilibre na ganyan. Patay ka rin dyan. Tapos mga tol, yung isa pang variation niyan, ito naman. Imbis na palapit sa lopos yung screen, dito ang screen sa weak side naman ngayon ginagawa. Tapos ang gagawin, ipapasa dyan sa may elbow na yan, oh. Patay ka dyan. O yan, yan, tingnan nyo, diba? Pagkapasa sa poste, ang gagawin, kakat yan pareho, diba? Tapos, magpipindot screen ngayon sa kabila yan para ma-open naman ngayon itong nasa weak side elbow. Basic na jumper na yan eh, patay na yan ganyan. O yan, mga tol, ha? Hindi ko pa nakita ang ginawa ng Gilles yung play na yan laban sa Bahrain. Pero madali lang talaga yan eh, kasi nga, continuation lang yan nung unang dalawang cut na galing sa triangle kanina. Pero ang tanong ko dyan eh, gawin kaya ng Gilles yan? Eh kasi ang problema dyan, si Pasador kadalasan yung nasa weak side. I-screenan ba nila si Pasador para makatira siya ng ganyang kalayo sa may elbow? Magaling ba siya sa ganyang kalayo mga tol? Now ito, tingnan nyo mga tol ha, triangle din yan. Ang sabi ko doon sa last video natin, triangle yan na tinatamad mag-execute, kaya ganyan yung itsura. Kasi kung hindi ka tinatamad mag-execute, eto yung kapareho niyan mga tol. Screen ka sa unang cut, pa baseline, di ba? Tapos i-screen ka na naman uli dun sa isa naman, magpipick and roll kayong dalawa, o di ba pareho lang, di ba? Eh nice pasuloy, o tak-tak. So ang dapat talaga mangyari diyan, sharp yung cut, maganda yung screen. Kaya tingnan niyo, ang bilis, di ba? Diniretso na ni Jordan, left tuloy yan eh, oh. O ito ulit sa gilas, tingnan niyo mabuti. Pareho lang talaga, pero ang pangit eh, no? Kasi nga level 1 pa nga lang, tinatamad pa. Level 100 din sa Bulls, kaya ang ganda eh. So yun mga tol no, ang dami pa talagang kailangan masterin ng Gilas kung talagang patungo na tayo sa triangle offense si Coach Tim Cone. Yan mga pinakita ko sa inyo ha, hindi pa yan yung buong triangle offense ng Bulls. Marami pang iba yan, maraming variations yan eh. Kaya nga sabi ko pa dati diba, yung triangle offense eh talagang napakahirap masterin yan. Kasi nga sobrang daming variations talaga nito eh. Tsaka kailangan talaga dito sharp yung mga cuts mo tsaka mga screens mo. Hindi pwede yung tatamad-tamad ka ng screen tapos yung cut mo babagal-bagal. Hindi pwede yung ganun eh. Yung para bang kakat ka na nag-i-expect ka na mapapasaka ka, ganun dapat eh no. Yung i-screen ka na talaga ang intention mo, mabigyan mo na advantage yung ini-screenan mo. Kasi nga malamang malibre na yun eh kapag pinasahan galing sa poste eh. Ganun dapat mga tol. Don't get me wrong mga tol ha, napakaganda talaga ng triangle offense eh. Kaya nga kahit yung Warriors ngayon, hanggang ngayon, meron silang ginagamit na mga plays na hango talaga sa triangle offense eh, no? Pero tingin ko mga tol, no? Malabong makita natin yung napakataas na level ng triangle offense sa Gilles Pilipinas na naglalaro ngayon sa Asian Games. Bakit kanyo? Kasi mga tol, tingin ko, no? Kung dalawa hanggang tatlong taon ng coach ng Gilles, ito si Coach Tim, tapos puro yun yung players natin na naglalaro sa Gilles, eh posibleng tumaas talaga yung level ng Gilles dyan. Pero kung agaya ng dating, gagawin natin, paibay ba ng coach, paibay ba ng players, eh wale! Napakalabo mo perfect ng Gilles yung ganyan. Baka hanggang 2 to 3 plays lang talaga ay magawa nila. Baka yung basic na play lang talaga ay ma-execute nila dyan, kagaya nung nakita natin sa laban sa Bahrain. Pero it's a good direction talaga para sa Gilles mga tol, no? Kasi nga, sabi ko doon sa last video natin, sa triangle offense, puwersado ang player na gumalaw, tsaka puwersado yung player na umiscreen off the ball, or else walang mangyayari sa play na to. Hindi kagaya nung last time, di ba? Dribble drive offense, pwede nakatunga nga ka lang. Hindi ganun eh, no? Sipin niya mga tol, triangle offense, tapos nakatunga nga lang yung player, walang umiscreen, walang kumakat. Pwede ba yon? Siyempre hindi! Unless na lang siguro, kung si step aside yung coach, pwede siyempre yung ganun. O yun na pangimagas, mag-legay, makita na step aside.